Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Zoom out. This is a modern term among those who are using their camera, their focus, and then you zoom out. It's also used as some kind of a image for therapy and a technique for therapy. Zoom out to see it in a wider context. To zoom out, contrary to the word focus. Yung focus, pwedeng ikaw lang, focus. Pero zoom out, you will see the wider picture, the wider context. You have to step out of yourself to see better what you're going through. This seems to be contrary to the approach to be focused. Di ba madalas tayong in-advise, mag-focus ka. Focus ka lang. Focus ka sa trabaho. Focus ka sa eskwela. Focus ka sa mga anak mo, sa pamilya. Okay naman yun, focus. But there are times we are called to zoom out. When embracing a pole, kunyari, bibigay ko ng example, nasabi ko na yata ito nung simbang gabi. Kunyari, mayroong isang poste. Yung poste na may kuryente, imagine yung poste papunta ng Bataan, a very long highway, dito sa Olongapo-Gapan Highway. May mga poste. Tapos, hinahawakan mo yung poste, you're embracing a post. Tapos you look at the post, ang taas-taas, ang laki-laki. It's overpowering the size of your size. Tapos pag titignan mo yung mga ibang poste, papunta ng Bataan, parang palit ng palit yung poste. Then you will make a conclusion. Kita mo? Pinakamalaking poste itong hinahawakan ko. The truth is, hindi man totoo yun. Na hindi naman talaga yung pinakamalaking poste. Baka magkakamukha nga yung size eh. Kung may difference, konti lang. When we are too close to a situation, we begin to be overwhelmed by it. Parang lahat na lang nakikita mo, yun na lang. Kasi nakadikit pati yung mukha mo, pati yung ilong mo, nakadikit na sa problema mo. People often come to therapy for help dealing with the intense emotions that are negative, that is a track at affecting them in their daily lives. Kumisan, kung may problema tayo, yun na lang nasa isip natin. Yun parating nasa isip natin. Parating iniisip natin. Ang tawag doon, overthinking about a specific topic. We are called to detach. Detachment is, hindi po yung detachment ng mga pulis, no? Yung detach is to bumitaw ka muna. Step aside. Step backwards. Para lang makita mo yung the difference of your problem and yourself. Hindi ikaw yan ang problema mo. Pwede kasing you can identify yourself with your problem. Pagkagising mo, yun ang nakikita mo. Pag nagkukwento ka, yun yung kinukwento mo. Pag natutulog ka, yun pa yung panaginip mo. You need to zoom out. It's often hard to look at one situation objectively and come up with practical solutions if we are too close to our own problem. Sometimes it needs another person para makita nila kung ano yung nakikita mo to help you to see outside your situation. Maganda kung minsan meron kang kakwento or somebody will listen to you and they will show you a wider picture. Sa mga Ignatian spirituality, sa mga Jesuits. Nung sudyante kami, may tawag dyan eh, yung tinatawag nilang holy indifference. Yung indifference parang, huwag mo masyadong dibdibin. Yung indifference actually, negative in itself, no? Indifference yung. Pero huwag mo masyadong lagay sa isip mo. There's holiness in being indifferent. Halimbawa, ikaw ay presidente ng isang kumpanya.
Tapos, tinanggal ka sa position mo. Nilipat ka isang kumpanya kasi malaking ka. Mas maliit. Parang you feel, parang nanlitsa tayo pagkatao ko. Parang hindi na yata ako magaling. Parang hindi na yata ako importante. Ba't ako linipat? You're already attached too close to your position, your function. Pwede rin nagkamali ka, hindi mo matanggap-tanggap yung pagkakamali mo, yun na lang. You have to be detached. Yung nagkamali naman, isa lang sa marami na pwedeng ginawa mong mabuti. Yung mga eswita at marami sa mga religious, they express that holy indifference. Yung binigay example sa amin, halimbawa, yung isang eswita, presidente ng Ateneo de Manila, ba? Very glamorous. Huh? Nasa center of attention. Seemingly very powerful position. And always nasa media, mangganyang position. Tapos pagkatapos ng term mo bilang presidente ng Ateneo, assign ka principal sa isang maliit na high school. Diyan sa may Palawan. Parang kung masyado kang attached to that position, parang siguro magkaka-depression ka o masyadong magkakaroon ka ng anxiety attacks kasi you are too close to that position. Hindi naman ikaw yan. Trabaho lang yan. A therapist may use it also to zoom out, a technique to provide a perspective to jumpstart what they call problem solving. It can practically also apply in our leadership functions. Your intense work at hand, your work at hand, your project na ginagawa nyo ngayon, it can be also about relationship, about persons, about a special person, or a big task before us. To zoom out is to be more objective, to see it in a wider context. Pag leader ka, dapat mas malawak ang tingin mo. Hindi lang isang department, isang section. You have to see the whole picture of the organization and the whole ecology of his relationship with other organizations. The whole systems of your function is not only for one specific task. Minsan may tinatawag silang micromanagement. Alam niyo yung micromanagement? Yung detalye, gusto mo control mo. Yung pinakamaliit, gusto mo ikaw ang nagdi-desisyon. I think sometimes we have to zoom out. The gospel today speaks about John. Are you the Christ? Ikaw ba yung tagapagligtas? Ikaw ba yung Kristo? Hindi ako. Ikaw ba yung Elijah? Siguro ikaw si Elijah. Take note, Elijah is the greatest among prophets. Pinaka-prophet exemplar. Sabi, hindi ako yun. Ah, you are a prophet. No, I'm not. You see how detached he is? Kasi pwede niyang dibdibin yung bibinyag ako, nangangaral ako, marami na akong followers. Pwede pumasok sa ulo niya yun. Pwede he becomes too attached. No, sabi niya, I'm not even worthy to untie the sandals of the Christ. Para bang he's detached. Hindi siya nakababad masyado dun sa pagtingin ng mga tao sa kanya. He can zoom out to a bigger picture of my role in relationship to the salvation history where Jesus is the main role, plays the main role in our own salvation. I hope you have that attitude of John in the gospel, to zoom out. But soon we are able to see that themselves as us to a different approach to the situation. Minsan tingnan nyo, tanongin sa sarili nyo, am I getting so angry about this? Ba't kagad ako pag ito na yung topic, nagagalit na ako? Why am I so emotional about it? I am taking out of my anger out of this person. Bakit parang galit ako sa taong ito? Is the way I'm acting helping me to live a happier life? Do I have the power not to act this way? Yes, you have it. Pag masyado ka ng emotional sa mga topics, pag
Yan ang topic, nagagalit ka na. Maybe you have to see it in a wider perspective. Kaya recently, di ba, nagkaroon tayo ng mga holidays. Maraming walang klase. May klase na ba bukas? May trabaho na ba bukas? We have vacations. This is also literally distancing yourself from your work, from your business, and your daily grind. Because this, hopefully, these questions will lead us to see better the awareness that has brought us to this point that we can do to change our lives for the better. After zooming out in this technique, we can eventually zoom in. Pwede naman tayong magbalik sa trabaho. Magbalik sa dating ginagawa, but this time, it's not the same. The skills we learn of the outside to zoom back in and apply them to change things in our daily grind, in our daily focus, this time, kahit maraming ginagawa mong detalye, alam mo yung mas malaking konteksto ng ating ginagawa. That we are part of a bigger picture, that we are part of the bigger plan of God beyond us. Zoom out. It must be a good way to exercise our own personal therapy when we are too detached or too attached, too involved, or too emotional about something. Let us be like John to see our role and see the will of God in a bigger picture. May God bless us all. The Father, the Son, the Holy Spirit. Amen.